isang bus na nasusunog doon sa Thailand ang kumakalat sa social media. Habang sakay nito ang napakaraming estudyante. Ano ang misteryong bumabalot sa pagkasunog ng bus na may sakay ng mga estudyante at mga guro doon po sa Thailand? Hello, magandang oras po sa inyong lahat. This is me once again, Sangkay Janjan. I'm back dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, follow niyo po yung ating Facebook page. Sa oras ito mga sangkay, pag-uusapan po natin ang viral sa social media at maging sa mga balitaan ang misteryosong pagkasunog ng isang bus doon sa Thailand na may mga sakay na mga estudyante at mga guro. Isa sa mga common mga sangkay na ginagawa ng mga eskwelahan at mga estudyante ay ang pagkakaroon po ng mga field trip. Ito po ay nakakatuwang ginagawa ng mga eskwelahan na nag-enjoy po yung marami sa mga estudyante. Na maging tayo noon, isa ito sa mga alaala noon na hindi po natin makakalimutan, ang masayang field trip noong panahon na tayo pa ay mga estudyante. O maging ang mga estudyante ngayon mga sangkay, malamang mas gusto pa pong sumama sa mga field trip kaysa sa pumasok sa eskwela. Isang bus na nasusunog ang kumakalat sa social media. Iba't ibang klaseng larawan ang makikita ninyo. Mga video na kumakalat na isang bus ang nasusunog, tinutupok po ng apoy. At ang nakakalungkot dito mga sangkay, may mga sakay po itong mga estudyante at mga guro. Ayon sa report mga sangkay, ang bus na ito ay nasa field trip. Dala-dala po ang mga estudyante mula sa Thailand, kasama po ang mga guro. Ayon po sa initial reports, sakay daw po nito ang 44 katao sa loob po ng bus na mayroon pong 38 students at 6 naman po ng mga teachers. So sila po ang laman ng bus na ito mga sangkay habang bumabaybay sa kalsada papunta po sa isang masaya sanang gagawin nila. Kung papansinin po natin ang bus na ito, wala naman talagang malubhang damage. Na ang katanungan dito mga sangkay, papaano nangyari na nasunog ito ng ganun kabilis? Kung pagmamasdan po natin mabuti mga sangkay, ang sasakyang ito ay wala po tayong makikita na kahit na anong matinding damage. Wala gaanong sira ang bus na ito mga sangkay na magiging rason ng pagliliyab ng apoy. Ayon sa report mga sangkay, ang bus habang po ay nasa biyahe, bigla daw po nagkaproblema ang gulong nito. The disaster began when a tire burst on a highway, sending the bus crashing into a barrier and bursting into flames. Ayon po ito sa rescuers, nasira daw po ang gulong ng bus na ito at dito nag-umpisa ang isang nakakakilabot na problema. Sa isang simpleng pagkasira ng kanyang gulong, napunta ito sa gilid sa may kanang bahaging barrier. Isang simpleng pagbangga sa kanang bahagi ng kalsada. At dito na nga po nagsimula mga sangkay ang malaking problema. Sa isang simpleng pagtama ng bus na ito sa kanang bahagi ng kalsada, bigla pong nagliyab ang sasakyan na nakapagtataka kung papaano po ito nangyari. Dahil kung papansinin po natin mga sangkay, ang bus na ito wala naman po talagang tama na matindi. Wala pong damage. Ngunit mga sangkay, sa ilalim, meron pong pagliliyab na mabilis na ganap. Biglang nagpanik ang lahat sa loob ng sasakyan. At sa sobrang bilis ng pangyayari na pagkatupok ng sasakyan na ito, ayon po sa report, at least 23 katao ang pumanaw when a school bus carrying more than 40 students and teachers sa isang field trip. Swerte naman mga sangkay ng driver ng sasakyan na ito na siya po ay nakaligtas. Ayon po sa mga report mga sangkay na lumalabas, hindi naman po mabilis ang pagpapatakbo ng driver na ito. Hindi naman po winawasiwas ang kalsada habang siya ay nagmamaneho. Wala pong ganong nangyari. Sa isang simpleng problema lamang po ng gulong, napunta po sila sa gilid ng kalsada at dito na mabilis ang pangyayari mga sangkay na pagkasunog. Nakalabas ang driver na ito at nailigtas po niya ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito mga sangkay, sinubukan pa po ng driver na kumuha ng anumang bagay na pwedeng pangtanggal ng apoy
upang apula. Ngunit mga sangkay, hindi na rin po niya nagawa ito. At habang tinitingnan niya ang bus na natutupok, ang driver ay bigla pong tumakas dahil po sa takot. Ngunit mga sangkay, kalaunan ay sumuko rin po sa mga otoridad dahil siguro mga sangkay ay nakonsensya siya. Dahil nga po ang nilalaman ng bus na ito ay napakaraming mga estudyante na ayon sa report, nasa 23 katao ang pumanaw. Kasama po dyan ang ilan sa mga teachers. At ngayon humaharap sa iba't ibang kaso itong driver ng bus. Dito na lumabas mga sangkay ang nakakakilabot na impormasyon kung bakit nga ba ang bus na ito ay bigla pong nagliyab ng ganun kabilis at natupok po kagaya po ng 23 katao na nasa loob. Ayon po kasi sa report mga sangkay, the bus was one of three carrying children ranging from kindergarten age to around 13 or 14 years old. Nung dumating na po ang mga kapulisan, mga sangkay, kitang-kita ng kanilang dalawang mga mata ang kaawa-awang nangyari sa mga estudyante at mga guro, mga sangkay, na naiwan sa loob ng bus na ito. Lumabas ang misteryosong dahilan kung papaano nangyari ang pagkasunog na mabilis ng sasakyan na ito. Ang mga bus sa Thailand ay common na nagdadala po talaga sila ng mga reserbang gas upang hindi po sila magkaproblema kung malayo po ang kanilang patutunguhan. Sila po ay nagdadala ng compressed natural gas, parang mga LPG po ito sa Pilipinas. Ang compressed natural gas or CNG ay natural lamang po o very common doon sa Thailand. Ngunit mga sangkay, sa pagkakataong ito, marami po ang nagulat dahil ang requirement lamang mga sangkay na dapat dinadala na reserba ng isang bus na CNG ay nasa 2 hanggang 3. Ngunit sa pagkakataong ito mga sangkay, nagulat po ang mga otoridad sa kanilang nadiskubre. Ang bus na ito ay napapalibutan at naglalaman po sa ilalim, karga-karga ang 10 CNG o compressed natural gas. Ito ang nakita nilang dahilan mga sangkay kung bakit grabe pala ang pagkatupok at mabilis po ang pangyayari na halos kalahati ng sakay ng bus na ito ay sumakabilang buhay. Agad naman mga sangkay, naglabas ng statement ang kumpanya na pinagmamayari ang bus na ito at sinasabi na lagi daw po silang nag-iinspeksyon tungkol sa kalagayan o anumang bus na mayroon po sila. Kaya't imposible daw po na nakalusot ang bus na ito at nagdala ng 10 CNG. Ang tanong tuloy dito ng marami, sinadya ba ito o mayroon bang nanabutay sa isang bus? Kung bakit mayroon po siyang ganung kadaming dalang reserbang gas? Kung bakit ganun po kadami ang kanyang dalang CNG na nasa ilalim po ng bus na ito? Nakapagtataka lamang po mga sangkay kung bakit ganun kadami na parang pinalibutan po ang bus ng reserbang CNG. Pala isipan mga sangkay ang pangyayaring ito. Ang tanong dito mga sangkay, sinadya ba ito? Mayroon bang salarin na dapat tugisin ng otoridad maliban po sa driver ng bus na ito? Nakapagtataka dahil imbis na 2 lamang na CNG ang dalhin, ginawa pong 10. Hanggang ngayon mga sangkay ay pinag-uusapan pa rin po ang pangyayaring ito doon sa Thailand na maging sa Pilipinas ay usap-usapan po ito. Paikot-ikot sa social media ang mga larawan at mga video tungkol sa bus na ito. At hanggang ngayon mga sangkay, tuloy pa rin po ang paghahagilap ng mga otoridad doon sa Thailand dahil po sa misteryosong pagdadala ng 10 CNG ng bus na ito. Ito po kasi ang nakikitang dahilan kung bakit mabilis ang pagliyab. Nasa isang simple lamang po na pagkasira ng gulong ng bus na ito na tumama po sila sa kanang bahagi ng kalsada, bigla na lamang pong nagliyab ng ganong kabilis. Ang 10 CNG na nasa ilalim ng bus ang dahilan ng isang nakakahilabot na pangyayari doon sa Thailand. Ano po ang inyong opinyon sa ating napag-usapan ngayon? Huwag niyong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.